Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang araw, kapamilya. Ito po si Charles Santos, ang inyong lingkod, na lubos na bumabati sa inyo ng manigong bagong taon. Maraming bagay dito sa mundong ibabaw na hindi natin inaasahan. May mga bagay na akala mo'y tama pero may nasasaktan na pala. Kami ay dalawang magkakapatid lamang, ngunit para bagang impyerno ang aming tahanan. Naturuan naman kami ng maayos na pag-uugali ng aming magulang, ngunit mangingibabaw ba rin kay Clara ang tinatawag na hypocrisy, pretending to be what is not. Isang araw, ako'y pumasok sa kwarto niya nang biglang. Inanalamin lang naman ako, Clara, ha? What's wrong, Clara? If I will enter here, your family, right? Clara, ano ba? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ano ba? Hey, what's up, Mara? We are not family. Kahit ni isang dugo, wala tayo. Kaya lumayas ka na rito. Clara, wala naman akong ginagawang masama. Ano ba ang masama kung pumasok ako rito? Clara, ano ba? May problema ka ba? Akala mo lang yun wala. Akala mo nga, pero meron. Meron! I don't want to see your face, her Mara. Kaya lumayas ka na. Layas! Umiiba na talaga ang pag-uugali ng kapatid ko. I understand her at iniis ko. At hinabaan ko pa ang aking pasensya. Madaling araw noon sa paralan ng biglang. Uy, Mara. Pero saan pala si Clara, Mara? Ah, si Mara. Okay lang siya. Doon, oh. Mag-uusap sila ng mga pati niya. Hayop talaga yung Mara yun. Lahat na lang ba aagawin sa akin? Magdamas sa akin. May mangyayari sa babalagan na kahit hindi mo yung hindi sa paralan. How dare you, Mara? Wala kang mga araw? What's wrong with you, Clara? Kahit saan, magkakulan man, ay wala ka talaga ng parang education. Sarili mo yung kapatid, sinakulia mo. Ay, aba? Nahihiya ka rin pala? Diyos ko, aagawin mo? Ito po ba ang kasusawasak mo? Ay, hindi, itatay. Ano kaya? Nag-jalit ka? Nagtanong siya sa akin kung okay ka lang. Wala akong balak at gawin ang Diyos mo na kurang sa paligo. Anong ibig sabihin mo? Mara, kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ng aking mahal. Maghanap ka na lang sana ng iba, at walang sanang masaktan. Ganyan ka na ba, Mara? Mga agaw? Maalaala mo kaya, Clara. Aray, kay sakit naman ang ginawa mo. Akala ko pride lang na sabon ang tumataas. Lalo na pala ikaw. Napakataas ng pride mo, Clara. Kahit saan ka dalhin. Kahit saan sulok ng mundo ka dalhin, mataas pa rin ang pride mo. Hayop ka. Sa tahanan, para lang, Charo. Lahat ng tama na ginagawa ko ay kanyang pinapakialaman. Mara, saan ka pupunta? Bakit? Kailangan ba ba'y tanong yan? Marunong ka nang sumagot ngayon, ha? Since Peters pa ako. Clara,
huwag mong papakialaman kung ano ang gagawin ko dahil may sariling buhay na ako. Kuha mo? Ay, ang bot sa kanding may bang. Pag kinakausap kita, huwag mo akong papalikuran. Bastos! Para gusto mo? Nose na no? Kapag kinakausap kita? Napaka-OA mo naman, Clara. Ay, hindi. Sweet, gusto mo? Charo, natuto na akong lumaban sa lahat ng kanyang parata. Alam ko'y mali ito, ngunit siya mismo ang nagtuturo sa akin. December 25 noon, ay maaga kaming pumunta sa paralan para maglinis. At may tatlong lalaki na atat na atat kay ate. Oy boys, look at her! So very sexy! Up and down, walang shade, parang lapad! Anak ko, elevator? Up down? Mahirap na buhay sa mundo kapag maraming bastos kagaya nyo. Wala kayong magawa sa buhay nyo kundi mang bastos ng iba. Ate, okay ka lang? Baka may nararamdaman kang masama. Okay lang ako. Huwag ka nang magpakialam sa akin. Ate Clara, okay ka lang ba? Tulong! Dok, kamusta na po si ate? Kamusta na po ang kalagayan niya? Sir, ma'am, it's so sad to say your ate is dead. Sana'y patawarin mo. Anak? Alam, patawarin mo ako. Ako, si Inay, ate tayo ang nakirama niya. Tatlong araw at minigay na namin siya. Sa ipatawad ay walang magsabi at something else. Inay ko daw, ako ay nakapag-mobon and I am married and I have 13 children. Diyan pong nagtatapos ang aking kwento. Mamahal, Mara.